Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, isi-share ko sa inyo yung buttons and layouts and a little bit ng performance ng camera ng Realme 5. Yan, so stay tuned guys. Yan, so welcome back guys. So ayan na nga, isi-share ko na sa inyo yung camera layout, buttons, app ng Realme 5 and konting performance niya. And kung magkaiba man tayo ng opinion, pasensya na kayo, opinion ko yun. And yun yung base sa kung paano ko siya ginamit. And so, simulan na natin yung video. Bali, yung pinaka-screenshot, ilalagay ko na lang dito sa my right side. So, sa camera app ng Realme 5 is, which is bagong update sa OTA nila, and sabi in-improve daw yung camera. So, ito yung pinaka-layout ng camera ng Realme 5. Sa taas na pinaka-button ng Realme 5 is makikita natin yung flash button niya na mayroong on, off, at auto, at fill light. So, yung fill light is non-stop siya, nakabukas lang siyang ganyan. Hindi masyado malakas. And auto is i-detect niya syempre kung madilim ba or maliwanag. On, parating nakabukas, tapos syempre off is nakapatay. Sa tabi niyang flash is makikita natin yung HDR button na may toggle din na on, off, at auto. Next doon is yung ultra wide angle shot. So ayan, makikita nyo pag hindi siya naka ultra wide, ito, nakafocus tayo doon sa may dragon. Ngayon, pag kinlik natin yung ultra wide, ayan, so mas lumuwag yung screen, mas malaki yung nasakop niya. Next is camera boost. Chroma boost is on. So ito yung chroma boost, mas patitingkad din niya pa yung kulay, parang sobrang exaggerated na yung pagkatingkad niya. Papakita ko yung sample diyan. So sa sample na naka chroma boost tsaka hindi. So next is yung may parang filter siya. So ang pagpipilian dito is original tapos R1. So nakikita niyo guys, nag-iiba-iba yung timpla ng kulay, kung medyo malabnan ba, bluish, yellowish, parang ganun siya. Tapos yung sa right side, so off na natin to, piliin natin yung original. Sa pinaka right side, isa makikita natin yung pinaka settings ng camera. Photo ratio, timer, take touch photo, volume, fingerprint shooting, tapos yung grid, shutter sound, location, flip selfie, AI scene recognition, watermark, at kung sino yung author. So mamaya makikita nyo pag nag-feature ako, nakalagay yung PinoyTube kasi, di ba yung uso ngayon, yung may mga logo dito sa left side. Yan. So sa baba, makikita natin is yung preview button, yung shutter, at saka yung reverse. So pag pinindot natin ito, mapapalitan yung sa front camera. Tapos yung tatlong bar dito is yung parang menu, mamimili ka kung nightscape ba. Ayan. So, halimbawa gusto mo kumuha ng yung sa gabi, medyo madilim, siya yung pinakapipiliin mo sa menu. Panorama, alam nyo naman yan, pag kinuna natin, ayan. Tapos iuusod natin onte. Tapos iuusod natin ng onte ganyan. So, parang ultra-wide din siya, kaso nga lang, isa-isa yung pindot. Next is yung expert mode, kung saan pwede mo baguhin yung exposure, yan, yung aperture, yung EV, hindi ko alam kung anong kahulugan. Tapos ito yung white balance, 57K daw yung sa white balance niya. Oops, nasobrahan tayo ng exit. So exit pala, click lang natin sa gitna. Sumunod is time-lapse, halimbawa may kukuha na kayong matagal na video. Time-lapse yung gagamitin nyo para mamimili kayo kung every 5 seconds lang ba siya mag-take ng video or every 10 seconds or 1 seconds, ganun. Tapos is yung slow-mo. So yung slow-mo niya is up to 240fps pero 720p lang. So gagawa ko ng example na video na sa bandang part, bandang huling part ng video yung pinaka-slow-mo niya. Yan. So next is yung video. Sa tabi ng shutter is meron siyang button sa taas na mamimili kayo kung fill light on or off. Tapos 1080p, 720p, at 4K. So meron mga example ng video dyan with bitrate. Pagkatapos na ito, pili tayo 1080p. Next is yung portrait. Yan.
Yung portrait ng Realme 5 is maganda yung pagkakatabas niya sa portrait ng mga pictures. So, may mga example tayong video dito. Yan. So, ipapakita ko mamaya yung mga sample videos kung ano yung naka-portrait at syempre, ano pa yung mga ibang ginamit ko. Yan. So, punta na tayo dun. May isa pa akong na-miss na button. Sa photo, pwede nating i-click yung beautify or yung AI kung gaano kalakas. So, hanggang 100%. Kung gaano nyo kalakas, i-ano yung AI niya. Kumbaga, gusto nyo ba 50% lang? Gusto nyo 100% para tanggal lahat ng mga blemishes sa mukha, mga acne, ganyan. Tapos, meron din siyang yung sa portrait, yung sa pag ginamit mo sa photo, yung sa AI. Lalo na pag magsi-selfie kayo. Halimbawa, yan. Magsi-selfie tayo. Tapos, portrait. AI. Yan. So, makikita natin, it's neutral. Yung walang kahit anong effects. Tapos, smoothen. Yan. Sobrang smooth. Wala nang ano yung mukha ko. Wala nang kahit anong kagaspang-gaspang. Tapos, kung gusto nyo papayatin yung mukha nyo, smaller face, tas maliit na baba. Yan. Yung malaking mata. Yan. Smaller nose. Yan. Pwedeng-pwede sa akin to. Paliliitin yung ilong ko. Tapos, syempre, touch up yung parang may makeup. Yan. So, papakita ko na yung mga examples ng mga ginawa kong feature sa Realme 5. So, ang ginamit kong model is si Saver. So, ito yung pinakauna. Ito yung video. Ito yung feature pala na hindi naka-ultra-wide. So, normal lang siya. Normal shot. So, nandyan. Ilalagay ko sa bandang right side. Tapos, pag wide angle natin siya, magiging ganito siya. So, talagang ultra-wide naman yung video and ay yung picture and hindi rin masyado nawalan ng quality. Maganda pa rin yung kinalabasan. Yan. Ito naman guys, yung chroma boost na picture kung saan yung patitingka din niya yung kulay. Mas patatapangin yung kulay. Pero parang sa akin, hindi ko masyadong tight. Siguro maganda tong chroma boost kung pipicturean niya yung mga sunset, yung mga ganun. Para medyo mas titingka yung kulay. Next is, ito yung ordinaryong shot niya pag maliwanag naman. Siguro, tinay ko to bandang mga alas 3 ng hapon. Hindi na ganun kainit kasi mainit dito sa amin. And, nandiyan sa may bandang right side. So, pag tinignan natin, zinom natin yung details. Hindi ako naka-HDR. So, ordinaryong normal shot lang to. Kumbaga, walang ka-pinis-pinis, basta pinindot lang. Kung hindi kayo talaga photographer, malaking tulong yung AI ng Realme 5 kasi ang ganda naman, hindi naman wash out yung kulay and malapit din sa tunay na is ito. Ito yung ginamitan ko ng portrait. So, tingnan natin yung pagkaka-crop out. So, tingnan nyo sa legs, tapos yung sa may ribbon, maganda yung pagkaka-crop out niya kasi yung lumabo lang yung mga halaman sa likod. Tapos, ganun din sa left side. So, tingnan nyo yung legs dito sa bandang left side ni Saver. Tapos yung sa ribbon, malinaw. Tapos yung sa gilid ng kamay. Tapos yung sa eye shaver. Maganda yung pagkakakrap niya. Ultimo yung nandito sa pagitan ng buhok, guys. Diba ito yung baba ni Saver? Yung pagitan ng buhok, tsaka ng shoulder, is ang ganda ng pagkakakrap out ng portrait shot niya. So, kung gagamitin natin yan, saktong-sakto lang yung ganda niya. Ngayon, eto naman, guys. Kinamit ko yung HDR. So, tingnan nyo, guys. Sobrang ganda ng 'di ba? Ang ganda ng kinalabasan ng background kasi yung puno na maraming texture. So ang ganda pa rin ng kinalabasan niya kahit i-zoom in natin. Ang ganda ng kinalabasan ng picture pati sa background. At syempre yung pagkakakuha din kay Saver. So balik natin yung full size. Yan. So maganda rin yung HDR niya. And next ito namang video na 'to, guys. So 1080p to. So, simulan natin. Tapos hinahan ko para ako na mag-explain. So, bali yung sa video na to, guys, tinetestingan ko sa ordinaryong ilaw, sa ilaw lang ng bahay namin, kung gaano kabilis nagpo-focus yung camera ng Realme 5. Ayan. So, zino-zoom in ko siya, zino-zoom out ko siya. Inaano ko kung magpo-focus ba yung
lens niya doon sa mouth and kung lalabo ba. And nakikita niya sa may bandang taas yung ketchup. Doon ko pinagbabasehan kung yung mouse ba yung malinaw o yung ketchup. Ayan. So, malinaw, di ba? Nilalapit ko. Parang macro shots. Nilalapit ko doon sa mouse, doon sa gilid. Ayan. Mag-zoom in siya dyan. Okay naman. Tapos yung sa mouse wheel, o malinaw yung mouse wheel. Tapos malabo yung ketchup sa likod. Tapos pag binaba ako, malinaw silang ulit lahat. Ayan. So, yan yung video pag indoor. Tapos ito naman video, guys. Ayan. So, mag-explain ako. Ayan. So, ipi-play ko na. Ayan. So, ito yung video camera niya pag low light lang. So, walang ilaw dito sa bahay. So, gamit lang namin yung ilaw na nanggagaling sa bintana. So, ito yung camera niya. Medyo grainy. Siyempre, lahat naman siguro pag low light, ganito yung kinakalabasan. Pero, pag tinignan mo yung clarity niya, kahit medyo grainy, medyo malinaw siya dahil ayan. So, next natin is yung so, ito naman guys, yung camera niya, pag indoor light lang. So, i-play ko na. So, ito naman yung camera niya pag may magandang ilaw kayo or may magandang nasa outdoor kayo. So, as makikita nyo guys, napakaganda ng resolution niya and clear naman and kita lahat ng gray hair ko dyan, mga uban ko, kitang-kita sa sobrang ganda ng camera. And ang maximum resolution na kaya niya is up to 1080p 30fps. Yan. Yan. So, ito naman guys, yung shot sa Realme pag naka-bokeh or portrait tapos with Beautify. Yan. So, nakita nyo naman na kahit papano nagmukhang makinis naman yung pagmumukha ko. And maganda rin yung pagkakakat niya kasi tingnan nyo sa bandang shoulder. Maayos naman yung naging malabo lang is yung halaman. Tapos ito, yung ipi-play natin is yung camera performance niya pag outdoor na. Yan. So, sa base dun sa pag-zoom in niya, tsaka zoom out niya, hindi nakakahilo and ang galing ng pagkaka-zoom in niya. So, tingnan nyo, nakapokus ako dyan sa maliit na halaman. Tapos, ikiklik ko yun sa likod. Yan, tapos halaman ulit. Ang ganda ng pagkaka-focus niya, guys. And sobrang ganda rin ng capture niya. Ayan. Babalik ako dun sa maliit. Tapos yung camera niya is kahit naglalakad ako, nakikita nyo naman may EIS siya. Electronic Image Stabilization. Hindi nakikita na parang humahakbang ako, di ba guys? Tapos ito, sa shot na to, ipapakita ko yung times 1 na zoom. Ayan, so malinaw pa rin at times 5. So kahit naka times 5 tayo, maganda pa rin yung halaman. So again, malayo. Times 1. Ayan, clear pa rin. Tapos times 5. Ayan. So, overall, para sa akin, okay naman para sa akin yung camera ng Realme 5. And mabilis naman siya mag-focus and clear naman yung mga shots na ginawa ko sa kanya. Sa front camera, tapos yung sa macro, tapos yung sa portrait niya, sa AI, HDR, tapos yung chroma boost. Bali, okay naman sa akin yung Realme 5. So, sana yung mga nag-iisip or nagwo-worry kung paano ba yung real performance ng Realme 5 camera and yung result ng mga shot niya, sana kahit papaano is nabigyan ko kayo ng information o kaalaman tungkol dun sa performance niya and sa mga result. So if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman, type dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye.